Number 6 mo, parehong correct. Number 7, iyon ang i-discuss ko. Number 7. A. Okay. Factor each difference of squares. Okay. Kaya meron kang x squared minus 169. Rule natin dito ay pag meron kang nakitang x squared minus y squared, laging conjugate ang tawag doon. Parehong pareho, pero yung isa plus, yung isa minus. It doesn't matter kung saan mo ilalagay ang plus or saan mo ilalagay yung minus. Kung nauna yung minus, okay lang. Pero ang importante, isa sa kanila ay plus, isa sa kanila ay minus. Okay. Itong 169 ay 13 squared. Nakita mo, parehong may squared ako. Kaya, ang magiging sagot ko ay x13. Eksaktong-eksakto. Yung isa sa kanila ay plus or minus yung isa. Kung gusto mong unahin ang minus, okay lang din. Minus, plus. Yun lang ang importante. Pero, yung teacher mo siguro, mas interesado na mauna ang plus. Ewan ko. Yun na kasi ang nakasanayan ng mga teachers. Ako rin, ganun. Okay, yung B, 4x squared minus 16y squared. Meron ka ng x squared, meron ka ng y squared. Kaya sigurado ako na meron kang x at saka y. X at saka y. Yung isa ay plus, yung isa ay minus. Pero, meron kang 4 at saka 16. May dalawang paraan kang gagawin dito. Kukunin mo muna yung common factor or gagawin mo na siyang squares gaya ng gusto nila. Pero, isasolve ko to ng ibang paraan. Kaya ito ay 2 squared. 4 yan. 16. 4 squared. Kaya ang lalagay ko dito 2. Lalagay ko dito 4. Pero, ewan ko kung i-accept to ng teacher mo, pero kung ako ang teacher mo, mas gusto ko na kunin mo muna yung common factor. Common factor nila ay 4, kasi yung 16 ay 4 times 4. Kaya 4, ilalabas ko. Yung matitira sa loob ng parenthesis, x squared minus 4y squared. Kaya ganito ang magiging kan ko, x minus 2y plus 2y, x minus 2y instead. Mas gugustuhin ko na ganito ang sagot ng estudyante ko. Pero ewan ko, baka yung teacher mo, okay lang sa kanya yan.